Hello po, Ma'am Sheila Shop Vlog. Ma'am Sheila, ito po ma'am yung in-order nyo pong sewing machine sa ating TikTok shop. So, ito po siya ma'am. Ito po yung mga pa-freebies natin ma'am. Ito po yung freebies niyang wire para isaksak natin dito sa ating transformer po ma'am. Ayan po siya ma'am. Okay, unang-una, ito muna yung isasaksak natin dito. At yung wire ng ating transformer, isasaksak natin sa regular outlet natin. At ito naman pong ano, isasaksak natin dito sa likod. Ayan, sa gilid. So, on and off. Ayan. So, i-on natin siya, ma'am. At saka i-off natin siya para makita natin. Ma'am Sheila, ito na po siya, ma'am. Unang-una po, ma'am Sheila, tayo po ay maglalagay ng sinulid sa itaas. Okay? Paano po tayo, ma'am, maglalagay? Ganito lang po siya, ma'am. Napakadali. Tatanggalin ko muna yung lahat ng sinulid magmula sa ilalim at sa itaas. Okay? Para mas maintindihan natin. Ayan. So, may dalawang lagayan po tayo, ma'am. Kung gusto niya pong nakahiga po, ma'am, dito niyo po siya, ma'am, ilalagay. Kung gusto niya pong nakatayo, dito natin siya ilalagay sa itaas. Meron po tayong stake na ilalagay natin dyan, ma'am. Ganyan. Okay? So, ganyan po siya, ma'am. Ayan. Pagkatapos po niyan, ma'am, kukunin natin yung sinulid natin, ma'am. At yan ay hindi ko na po siya tatanggalin po, ma'am, pag isinip namin sa'yo. So, ito po siya, ma'am. Dire-diretso natin dito. At dapat mapasok dito or maipit sa loob. Bakit po? Para po hindi po siya magbuhol ang tahi sa ilalim. Yan po yung cause ng nagbubuhol sa ilalim pag hindi po siya naipasok ng maayos dito. Tapos, isasabit natin papunta sa kaliwa. Ayan. Then, edidire-diretso natin, ma'am. Dito naman po. Ayan. Ganyan lang po siya, ma'am. Tapos, ipapasok natin yan sa butas ng karayom. So, ayan po ma'am yung tamang pagpasok ng sinulid sa butas ng karayom. Straight line, papunta po sa likod din, itataas natin yan. Okay, hilain natin itong karayom natin na nanggaling sa itaas. I-open natin ito ma'am, ayan. Tapos, ito po yung bobbing natin ma'am. So, wala pong problema dito kasi may mga pa-freebies po tayo nito. At ilalagay natin dyan. Pag nailagay natin dyan, so, isasabit natin dito sa likod. Ayan, ganyan lang po siya ma'am. Ayan. Tapos, ipitin natin yan at ikutin natin yung handwheel. Yung handwheel kasi siya po yung iniikot para ma-pick up yung sinulid sa ilalim. Ito po siya ma'am. Tingnan nyo po siya ma'am. Ayan. So, ayun po. Lumabas po silang dalawa. Then, tapos, ipapasok natin yan sa likod at isasarado natin yan. Then, ito po yung tela natin ma'am. Tetestingan natin sa mga iba't ibang klaseng design ng ating unit. So, ayan po siya ma'am. Ipapasok ko na po yung tela natin. So, straight line, meron po tayong kulay black dito sa itaas. So, ang straight line hanggang sa buttonhole, ang distance natin, pwede po tayo gumawa dito sa number 1, number 2, number 3. Okay, so iba-ibang tela po yan. Yung number 4 para po yan sa mga maong. Yung number 3 para po sa mga cotton. Yung number 2 para po sa mga chiffon, satin, silk, mga maninipis na tela po ma'am. So, dito tayo sa number 3. Ayan. So, ayan po siya ma'am. Okay. Yung reverse, ito naman po siya ma'am. Ilolong press lang po siya para umatras. Okay? So, ganyan po siya ma'am, kasolid. So, ngayon, ang gagamitin ko naman yung foot pedal niya. Para po makita nyo po na siya po ay gumagana sa foot pedal at saka push button. So, ito po ma'am yung foot pedal niya. Dito naman po natin isasaksak, magkatabi po sila at saka yung kulay black na wire. Okay? So, ayan. So, gagamitin ko na po foot pedal. Hindi na po ako mag-push button. So, okay. So, ipakita ko muna yung ginawa po niyang perfect na stitches na straight line. So, ito po siya, ma'am. Tingnan niyo po siya, ma'am. Napakaganda po siya. Napakaganda at napaka-solid. Okay. So, isusunod natin dyan, ma'am. Tayo po ay kukuha ng mga zigzag na gusto natin. So, anong zigzag ang gusto natin? Pinakamalaki. Ito po siya, ma'am. Ayan. Okay, so pinakamalaki po ang gusto kong design na zigzag. So, ayan. Then, number 3, malalayo po siya, ma'am. Kung gusto nyo po maging masinsin, i-adjust nyo lang po ng number 1 or number 2. So, ayan. Yung speed control nyo, ma'am, po, functionable po siya sa foot pedal at saka sa push button. So, ayan, naka-low speed na po siya, ma'am. Pwede ko po siya ilagay ng medium. Ayan. So, talagang napakahusay itong sewing machine natin, ma'am. So, kahit anong klaseng design ang ipapagawa natin sa kanya, magbibis po tayo sa distance or spacing na gusto natin. Ayan.
Okay, so natandaan po natin yan. So gagawa po tayo ng button holder. Yung button holder, magsisimula po kayo sa 2 and 4 or 1. So depende na po sa inyo, ma'am. So ayan po yung button holder. Ito naman po yung guide natin sa button holder. So ako po ay nag-lock, then pupunta naman po ko sa number 1 para siya po ay umabante. Ayan, so maglalock naman po ako ulit. Ayan, okay. Tapos yung number 3, reverse po natin siya. So matatapos niya po yung button holder na talagang napakaganda at napakahusay. So ito po siya, ma'am. Ayan, hihiwain nyo lang po yan. So meron po tayong panghiwa po, ma'am. Ayan, so double check na lang po siya pag hiwain nyo. Baka kasi lumagpas po sa ilalim ng tela at masugatan po kayo, ma'am. Iingatan nyo lang po kung paano niyo po siya bubutasan po, ma'am. Okay, so naintindihan natin yung kulay black na design. So dito naman po tayo sa kulay green. Ayan, kulay green naman po tayo, ma'am, para mas mainam. Okay, so pupunta po ako sa kulay green. Ayan po siya. Then dadalhin ko to sa kulay green na symbol stitch or SS. Yan po yung identity ng kulay green para lumabas po yung totoong result ng tahi ng kulay green. Kasi pag nasa number 1 ka, number 2 hanggang number 4, ang lalabas lang po yung kulay black. Okay? So may mga iba't ibang design po yan, ma'am. Mga pang-aging, pang-garterize, pang-stretches. Okay? So talagang napaka-solid po ito, ma'am. At ako po ay nagpapasalamat sa iyo, ma'am Cheryl, sa pagtitiwala sa ating store. So ito na po siya, ma'am. Maraming maraming salamat po sa iyo, ma'am. God bless and more power po. So ilalagay ko na po ito, ma'am, dito. Tapos sasabit ko lang po dyan para hindi po siya mahulog. At isasarado ko rin, ma'am, itong ano natin, itong lock natin dito, ma'am. Yan, okay. So makatayo po yung sinulid natin pag yan ang gagamitin natin. So ito na po siya, ma'am, yung pa-freebies natin. Saka yung foot control niya, ito po siya, ma'am. At saka yung transformer. So kompleto na po yan, ma'am Sheila. So maraming salamat sa iyo. God bless and more power po. Peace out po, ma'am.